Mga huling pananalita ni Samuel. Ika-12 kabanata. Sinabi ni Samuel sa lahat ng Israelita, "Sinunod ko ang mga hiniling ninyo sa akin. Binigyan ko kayo ng hari na mamumuno sa inyo. Ngayon may hari na kayo bilang inyong pinuno. Matanda na ako, at maputi na ang buhok, at kasama naman ninyo ang mga anak ko. Naging pinuno niyo na ako mula pa noong kabataan ko. Narito ako ngayon sa harapan ninyo. Kung may nagawa akong masama sa inyo, sabihin ninyo sa akin sa presensya ng Panginoon at ng kanyang piniling hari. May kinuha ba akong baka o asno sa sino man sa inyo? May dinaya o ginipit ba ako sa inyo? Tumanggap ba ako ng suhol para baliwalain ang kasalanang nagawa ng sino man? Kung mapapatunayan ninyo na nagawa ko ang isa man sa mga bagay na ito, pananagutan ko ito." Sumagot ang mga tao, "Hindi po ninyo kami dinaya o ginipit man. Wala rin po kayong kinuhang anuman sa kahit kanino sa amin." Sinabi ni Samuel sa kanila, "Sa araw na ito, saksi ang Panginoon at ang kanyang piniling hari na wala kayong maisusumbat sa akin." Sumagot ang mga tao, "Opo, saksi ang Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Ang Panginoon ang pumili kina Moises at Aaron na maging pinuno ng inyong mga ninuno. At siya rin ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Ngayon tumayo kayo sa presensya ng Panginoon. Dahil ipapaalala ko sa inyo ang mga kabutihang ginawa ng Panginoon sa inyo at sa inyong mga ninuno. Noong nasa Ehipto pa ang lahi ni Jacob, humingi sila ng tulong sa Panginoon. Ipinadala ng Panginoon sina Moises at Aaron na naglabas sa kanila sa Ehipto at nagdala sa kanila sa lupaing ito. Pero kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos. Kaya hinayaan ng Panginoon na matalo sila ni Sisera na commander ng mga sundalo ng Hazor, ng mga Filisteo at ng hari ng Moab. Humingi na naman sila ng tulong sa Panginoon at sinabi, 'Nagkasala kami, Panginoon. Tinalikuran namin kayo at sumamba sa imahe ni Baal at Ashtoreth. Pero ngayon, iligtas niyo po kami sa kamay ng mga kalaban namin at sasambahin namin kayo.' Pagkatapos, isinugo ng Panginoon sina Gideon, Barak, Jephtha at ako. At iniligtas namin kayo sa kamay ng mga kalaban ninyo na nasa paligid at namuhay kayo ng ligtas sa anumang kapahamakan. Pero nang salakayin kayo ni Haring Nahash ng mga Amunita, humingi kayo sa akin ng haring mamumuno sa inyo, kahit na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang hari ninyo. Narito na ngayon ang pinili ninyong hari. Tingnan ninyo, hiningi ninyo siya at ibinigay siya sa inyo ng Panginoon. Kung kayo at ang hari ninyo ay mamumuhay ng may takot sa Panginoon, susunod sa mga utos niya at maglilingkod sa kanya, walang masamang mangyayari sa inyo. Pero kung hindi kayo susunod sa Panginoon at sa mga utos niya, parurusahan niya kayo gaya ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Manatili kayo sa kinaroroonan ninyo at tingnan ninyo ang kamangha-manghang bagay na gagawin ng Panginoon sa inyong harapan. Hindi ba't panahon ngayon ang pag-aani ng trigo at hindi umuulan? Pero mananalangin ako sa Panginoon na magpakulog at magpaulan. At nang mapag-isip-isip ninyo kung gaano kasama ang ginawa ninyo sa paningin ng Panginoon nang humingi kayo ng hari." Nanalangin nga si Samuel. At nang araw na iyon, nagpakulog at nagpaulan ang Panginoon. Pinagharian ang lahat ng tao na matinding takot sa Panginoon at kay Samuel. Sinabi nila kay Samuel, "Ipanalangin niyo po kami sa Panginoon na iyong Diyos upang hindi kami mamatay. Dahil dinagdagan namin ang aming mga kasalanan nang humingi kami ng hari." Sumagot si Samuel, "Huwag kayong matakot. Kahit na nakagawa kayo ng masama, huwag ninyong talikuran ang Panginoon, kundi paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag kayong susunod sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan. Hindi sila makakatulong o makakapagligtas sa inyo. Alang-alang sa kanyang pangalan, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Ikinalulugod niyang gawin kayong mga mamamayan niya. Tungkol naman sa akin, hindi ako titigil ng pananalangin sa Panginoon para sa inyo. Dahil kung magkaganoon, magkakasala ako sa Panginoon. Tuturuan ko rin kayong mamuhay ng tama at matuwid.
Pero dapat kayong magkaroon ng takot sa Panginoon at maglingkod sa Kanya ng tapat at buong puso. Alalahanin ninyo ang mga kamangha-manghang bagay na ginawa niya sa inyo. Pero kung magpapatuloy kayo sa kasalanan, kayo at ang hari ninyo ay lilipulin.